Ay po sa inyo lahat, yan sa ating mga lalo-lalo na sa ating mga kaibigang mga manggagawa. Kasi kanina kakatingin ko lang sa Facebook yung post ng 1PH about nga sa kumakalat na pagtaas ng minimum wage of hike dyan po sa NCR at sa Bisaya. Ayan na naman tayo. Ayan na naman. Nangunguna na naman ang Manila rates. Nangunguna na naman ang mga NCR at ang mga Bisaya sa pagtaas ng sahod. Pero sa Calabarzon, Bulacan, Cavite at sa anumang lugar pa sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa mga provincial rates na sahod ng mga manggagawa, pero hindi po tumataas. Bakit nga ba? Bakit? Kasi may pinipili na lugar. Ano niyo ba kung ba't ba sinabi na may pinipili na lugar? Kasi palagi na lang po yan ang unang tumataas, ang Bisaya at ang NCR. Lalong-lalo na dyan sa Maynila. Kawawa naman po yung mga manggagawa natin na iba. Kasi marami nagko-comment tungkol nga sa pagtaas at pag-aproba diyan sa minimum wage of hike diyan sa NCR at sa Bisaya. Matagal nang hinihiling ng mga taga Calabarzon, ng mga taga Cavite, mga manggagawa at sa iba-ibang mga probinsya, Bulacan at saan mang lugar, ang mataasan naman ang kanilang mga sahod sa mga provincial rate. Pero hanggang ngayon ay mababa pa rin. Napakalungkot ng mga nangyayari. Naawa ako sa lahat ng mga manggagawa. Kasi nararamdaman ko yan. Ramdam ko yan nung nandyan pa ako sa Pinas. Napakaliit ng sahod. Palagay natin yung sahod ngayon diyan sa Cavite, provincial rate ng Cavite, 373. Magkano yung pamasahe papunta diyan sa EPSA? Napakamahal. Kaya yung iba napipilitan na lang mangupahan para magtipid sa pamasahe. Kasi napakamahal. GMA to EPSA, Rosario, Cavite. Napakamahal. Ilan sa kayo? Dalawa, tatlo. Tapos napaka-traffic pa. Kaya napipilitan ng mga manggagawa na mangupahan na lang. Kasi gusto nilang makatipid. Kakainin na lang ng mga manggagawa, ibabayad pa sa mga bahay na inupahan nila para tumipid lang ang kanilang perang hawak.
kaya sa lahat ng mga nandyan sa dole, gobyerno, tulungan po natin ang mga manggagawa. Pakinggan po natin ang lahat ng mga manggagawa, yung mga inaim nila na sana tumaas ang kanilang mga sahod. Huwag po tayong mamimili ng lugar na tataasan natin ang sahod. Kahit ako, nung nandyan ako sa Pilipinas, nung nagkatrabaho ko sa EPSA, dyan sa Etches, sa Exito, sa Carmona, Cavite, ay talagang napakaliit. Napakaliit ang sahod. Hindi po nagsisinungaling yung lahat ng mga gagawa sa mga probinsya. Totoo po ang mga sinasabi nila. Dahil nangyari yan sa akin. Sinikap kong mag-apply sa Maynila. Kasi gusto ko tumaas yung sahod ko. Lumaki yung kita. Pero mahirap mag-apply sa Manila. Lalong-lalo na kapag taga-probinsya ka. Kasi napakalayo. Traffic. Papuntang EDSA, papuntang Manila. Kaya sana sa lahat ng mga gobyerno, mga dole, sana nakikinig kayo. Pinapakinggan nyo sana yung aking sinasabi. Napapanood nyo sana yung aking video na ito. Ginawa ko ito para sa mga manggagawa. Kasi sobrang nalulungkot. Nalulungkot sila sapagkat hindi tumataas ang kanilang mga sahod diyan sa mga probinsya, lugar ng probinsya, Calabarzon, sa buong Calabarzon, Bulacan, Cavite. Huwag na po tayong mamimili ng tataasan ng lugar na sahod. Ang mga dole dyan, mga gobyerno, sa mga company. At ngayon nga, nanalo na ang ating apo na si Bongbong Marcos at si Vice President Sara Duterte. Sila po ay may pinangako na ang mga bilihin, lalong-lalo na ang bigas, na ibababa po nila uli ang presyo nito. Ito po ay para sa mga Pilipino, mga mahihirap, mayaman man o mahirap, ay pwede rin makinabang dito. Siyempre, yan ang pinangako ni President Bongbong Marcos at Sara Duterte. Huwag na po tayong mamimili ng tataasan. Sana napapakinggan natin ang mga hinaing ng mga manggagawa. Sana nababasa natin ang kanilang mga komento sa tuwing meron silang nababasa o na napapanood about nga sa pagtaas ng mga sahod, minimum wage of hike diyan sa NCR at sa Bisaya. Lahat na taasan na po natin. Sa buong Pilipinas, lahat ng mga company, probinsya man yan, Manila man yan, Bisaya man yan, Luzon, sa buong bansa, taasan na po natin yan. Huwag na po tayong mamimili ng tataasan na lugar, na sahod. At kawawa naman po ang mga manggagawang Pilipino. Yung mga manggagawang ibang Pilipino. Kasi po, nangangarap din po sila tumaas ang mga sweldo.
Kaya minsan may nakikita po kayo mga nagrarally. Nagrarally na humihingi ng pagtaas ng sahod. Ibaba ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang isang salitang nagsisimula ang paghihirap sa kanilang mga buhay. Tulungan po natin sila, lahat ng mga gagawa. Yung mga OFW, napapansin nyo, maraming umaalis na mga OFW. Kasi nga, hirap na hirap kami makakuha ng mga trabaho dyan. Makakuha nga kami ng trabaho pero napakaliit ng sahod. Makakuha nga kami ng trabaho, maliit na ang sahod, mahal pa ang mga bilihin. Paano mong pagkakasya sa iyong pamilya yun kung marami kang pamilya? Kaya kami mga OFW nagtitiis dito sa ibang bansa. Pero hindi nyo alam, mahirap ang trabaho dito sa ibang bansa. Mahal din ang mga bilihin. Kala nyo lang nakakain kami ng mga masasarap dito. Pero mahal din. Dati hindi mahal. Pero habang tumatakbo ang panahon, nagmamahal po yan. Nagkakaroon ng tax. Kaya sana, huwag na po natin lokohin ang mga manggagawa. Huwag po tayong mag-focus sa dalawang lugar. NCR, Bisaya, Manila. Mag-focus po tayo sa lahat ng lugar sa buong Pilipinas. Probinsya man o hindi. Ito po ang aking ginawang video na to. Ito po ay opinion lamang sapagkat marami po akong nababasa, papanood yung mga komento nila about nga sa pag-aproba sa minimum wage hike diyan po sa NCR Bisaya. Sana balang araw pag dumating ang panahon, sana mataasan nyo rin po yung mga kahilingan ng kapwa ko, mga manggagawa diyan sa Cavite, Calabarzon, sa buong Calabarzon, Bulacan, o saan mang probinsya na napakaliit ng sahod. Tulungan po natin sila. Tulungan po natin yung mga manggagawa. Huwag na po natin hayaan sila maging malungkot. Kasi po pare-parehas po na nagtatrabaho ang mga manggagawa. Manila man, Bisaya, NCR. Taasan na po natin lahat. Mga nandyan sa mga dole. Mga nandyan sa mga gobyerno sa Pilipinas. Tulungan po natin sila. Hanggang dito na lang po yung aking ginawang video po para po sa inyo lahat. Ito po ay para po sa mga manggagawang Pilipino. Kapag nagustuhan niyo po yung aking bagong video, i-like nyo po, share, at mag-comment po kayo dun sa baba. At syempre, don't forget po mga kaibigan, subscribe niyo po yung aking channel, Michael Hauchan Vlog. Maraming maraming salamat po at huwag po tayong makalimot na tumawag sa ating mahal na Panginoon upang mapatupad ang pagtaas ng mga tao. Maraming maraming salamat po at muli, hanggang dito na lang po ang aking
video. Ito po muli ay para po sa mga manggagawa. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. And always, God bless all po sa inyong lahat. Mahal na mahal ko po ang aking mga kapwa na mga manggagawa. Sana mahalin din po natin silang mga manggagawa. Bye bye po sa inyo lahat. Thank you so much. Always, God bless you all. Bye bye.